Prof, napag-usapan na natin ang pagka-presidente, vice president. Dito naman po sa pagka-senador, ano bang nakikita mo? Ano bang sa pag-analisa mo dito po sa nangyaring resulta po? Bagamat meron pang possible, may chance pa ata na magkapalitan yung nasa dulo ng senatorial race po. Magandang hapon mga kaibigan na Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW. Marami nga po ba ang nagulat at namangha nang makita na talaga namang nasa number 1 ang pangalang Robin Padilla sa senatorial race. Ang ilan ay nagtaka, marami ang nagulat. Ano nga ba ang gagawin ng isang Robin Padilla gayong nag-number 1 ito? Bakit kaya? Subalit mga kaibigan, narito po ang pahayag ng isang propesor kung bakit nakuha ni Robin ang number 1. Panuorin at pakinggan natin. Well, I was so pleasantly surprised with Robin Padilla, number 1 post. And I think hindi naman natin minamaliit yung nangyari kay Robin. In fact, he was so late in the game, parang hindi pa ata niya talaga napag-isipan pa, as far as I can remember, no? Yung pag-file a senator. But I think because very strong ako sa constitutional reform, I think that's the one that carried the day for him. Kasi ang galing niya, nadinig ko siya yung pag-explain niya ng federalism. Ayun, mga kaibigan, marami po, talagang marami ho ang namangha sa kanya nung nagpapaliwanag siya about sa federalism. Ilan sa mga guesting niya, kay Boy Abonda, maraming mga interview sa kanya na talagang makikita natin kung nasusubaybayan lang ninyo, ay malalim, may laman at talagang may alam si Robin pagdating sa federalismo. At syempre, sa panahon ngayon, maraming mga tao ang nagnanais na isulong ang pagbabago ng ating konstitusyon. Marahil ito ang isa sa dahilan kung kaya't nakuha niya ang kalooban ng mas higit na nakakarami. Saka parliamentary government was really, it was amazing, no? And I think yung mga nagmamaliit sa kanya na artista lang, no? I think you should listen to him explain why we need constitutional reform. Ayan ho, ayan po mga kaibigan, at least narinig po natin directamente sa kay professor, no, na yung mga nagmamaliit sa kanya dahil sinasabing artista lang, talaga na mga kumbaga mag-isip-isip na, no, bigyan diin sapagkat makikita ang isang Robin Padilla o kakakitaan ng isang Robin Padilla ng kagalingan pagdating sa pag-i-explain ng constitutional reform. Ito yung ito yung nakakagulat sa mga taong hindi kakilala niya kasi akala nila si Robin isang simpleng barumbado lang na artista at talagang kumbaga ano kayang magagawa niya sa Senado. Pero kung pag-aaralan mo mismo, malalim ang isang Robin Padilla, may alam ho ang isang Robin Padilla, hindi lang siya ordinaryong artista. Lubos nga. Lubos nga ang kanyang pagpapasalamat kay Pastor Apollo Sikibulet sa SMNA dahil doon sa nangyaring exclusive interview sa kanya, doon talaga nagbura doon sa mga pangungutya sa kanya, pagdadalawang isip sa kanya at nalaman ng taong bayan yung lalim niya. At yung nabanggit niyo nga po, Profesor, na constitutional reform, yun yung tumatak sa kaisipan ng ating mga kababayan. Speaking of constitutional reform, Profesor, nakita niyo ba na mas naging masigasig yung ating mga kababayan? Mas napag-uusapan ngayon dahil si Pangulong Duterte lang ang siguro nagpa-hype nitong issue na ito way back nung nangangampanya siya at hanggang ngayon. Kumbaga, ito ba yung nakikita mo na dahilan kung bakit nangunguna itong si Robin Padilla? And dapat na ba ito na seryosohin din ng siguro ng susunod na administrasyon ng pamahalaan na magkaroon na ng pagbabago ng constitution po, Profesor? Yes, I think that should signal to all those who have been elected, from Bongbong Marcos to Sara to the senators and the congressmen, that they should really put constitutional reform in the center of our political life. So, nagpapasalamat ako din dahil 40 years ago, I'm sure alam niyo na palagi kong binabanggit, ay kami ay talagang umiikot, no, sa buong archipelago kasama si Nene Pimentel, Pepe Abueva,
Parang ini-explain namin yung federal system and parliamentary system na hindi pa si part ng leksiko ng mga tao. Of course, nalimput ako dahil nung nagkampanya si Duterte, ay sinabi niya na magpupusya ng federalismo. But I'm sure alam niyo naman ang nangyari, despite his supermajority in both houses, wala rin nangyaring pagbabago. So sana si Robin Padilla ay mag-spearhead talaga ng movement, no? And really help us explain, no, why we need constitutional reform, because otherwise we will have more of the same things in our politics. So, ayan na nga ho mga kaibigan at narinig nyo naman ho kay Professor, no, at talaga namang sa pagkakataong ito, masasabi natin na malaki ang gampaning papila ni Robin Padilla sa Senado in terms of pagsusulong ng reforma, ayan, constitutional reform ng ating bansa. So malaki ang expectation ng mga tao. Marahil kaya ho nakuha niya ang kalooban ng masa at maging po ang nasa middle class, sapagkat itong kanyang mga punto noon at nakitaan siya ng kagalingan sa pagpapaliwanag ng constitutional reform ng ating bansa. Aside po doon mga kaibigan, kung atin pong matitingnan, si Robin Padilla din po ay naging advocates ng face advocate sa ano, sa Mindanao. So isa din po 'yon kung bakit namayagpag siya sa mga sa Kamindanawan, ano, sapagkat talagang malaki ang naitulong ni Robin Padilla sa pagsulong ng pangkapayapaan sa Mindanao. Aside doon, atin pong matatandaan na tumulong siya nung Marawi Siege na naibinta niya ang kanyang dalawang sasakyan at ibinigay niya doon sa mga taga Marawi. So, congratulations again na Robin Padilla. So, aasahan natin o titingnan natin mga kaibigan ano yung mga posibleng mangyari. Ngayon, sigurado na na pasok na si Robin Padilla sa ating listahan, no, sa lineup, sa bubuuhing numero ngayon ng Senado, at nasa number 1 pa ito. So, asahan natin na ito ay magiging ito ay tututukan ng media at siyempre ng ilang pang mga vlogger kung ano pong magagawa ni Robin Padilla sa Senado. Again, congratulations and thank you so much. Kung bago ka lang sa aking tahanan mga kaibigan, ay pindutin mo ng subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Sa muli po, Miguel Love shoutout sa lahat na ating mga sumusubaybay, and thank you very much po sa inyong pagyakap at pagsuporta sa ating munting tahanan. Ako po muli si Taong Gala, at shoutout nga po dyan sa ating mga kaibigan, nandiyan po sa ating Di Magiba family. Ayan, sila kay Tatay Junel, Jovel Channel, syempre ho, dyan po sa ating Team Moray, at ating pong Team Yahoo, ayan, Team Raid, Team Mababarang, yung pong ating mga team na nandyan lagi nakasubaybay sa atin. Thank you so much po guys, at maraming salamat sa inyong panunod. Kung isa ka sa bumuto kay Robin Padilla, mangyari lamang na i-comment mo sa baba, ano ang dahilan kung bakit ibinuto mo ang isang Robin Padilla? Babasahin po natin yan, at syempre ano ang yung inaasahang ngayong number 1 siya sa Senado?